ganito kahirap kumita ng dolyares. Planong ibang dali-dali ng buhay ko dito sa Australia. Tara, ito tayo. Welcome to Australia! Good morning, everyone. Tara, kape tayo. Ito ang aking breakfast, pandesal at kape. O di ba? Pinoy na Pinoy. Mainit-init pa yung pandesal. Of course, yung pandesal ko ay galing sa Starlight Bakery. Ito yung ready na balot kahapon. Tapos, nung nag-close na kami ay may natirang dalawa. Hiningi ko yung isang bag ng pandesal. At may natirang bread pa. At ito na ngayon, oh, di ba? Ang bilis talaga ng araw. Kahapon lang nag-February 1. Ngayon ay February 2 na. Ano ang pinag-uusapan natin kahapon? Oh, kamusta ba yung adjustment? Ang sabi ko nga, maybe fully adjusted na. Sa dinadaan na lang sa trabaho yung kalungkutan. Bakit na Philippines? Gantong oras. Nakaupo na ako sa tapat ng computer ko. Kasi mag-start na akong magtrabaho. Nakakamiss din mag-work online, guys. Pero, okay din naman mag-work dito na ganito, physical yung trabaho. Physical siya kasi sa bakery, balik-balik ako doon. Sa counter, sa loob, magsiserve ako ng bread. Tapos pag may bibili ng pandesal, kukunin ko doon sa back, doon sa may production area. Sa flower shop naman, akala nung iba madali lang. Kasi di naman siya always madali, guys, na arrange-arrange lang ng flowers. Kasi yung mga vase or yung mga vase sa atin, kung tawagin, ay mabibigat din, lalo na pag may water tsaka flowers na. And every day na pag nasa shop ako, I always lift yung mga bucket na may water and flowers. Lalo na pagka ilalabas sa cool room tsaka ibabalik sa cool room in the afternoon. Yung mga flowers kasi, guys, ay overnight nilalagay namin yan, ini-store namin yan sa cool room. Hindi namin yan hinahayaan lang dun sa selling area. Kailangan na nalalamigan yung mga bulaklak. Kahit yung mga dahon na ginagamit namin, lahat, hanggat kaya namin isiksik yan sa cool room, sinisiksik yan. Pero syempre, kailangan yung mga flowers especially maingatan para hindi masisira yung mga petals. Pero yun nga, mahirap. Tapos pag may deliver ng flowers, I need to go outside. May dala-dala akong trolley and then, ano ko siya, lalagay namin din yung mga bulaklak. Tutulak ko yun, ang bigat-bigat. Tapos lalagay ko pa sa bucket. So, everyday pag nasa flower shop ako, hindi lang arrange-arrange ako ng flowers. All around ako, guys, kasi at the same time, yun ay, ano din, para siyang resto. Pero by booking naman, most of the time. Nagsiserve din ako. At the moment kasi, short pa ng staff sila. Kaya, nangyari, parang all-rounder din ako. So, hindi talaga siya yung madaling-madali na trabaho. Kala ng iba, it's fun. It was fun kasi arrange lang ng flowers, no? Mahirap din. Isa kong friend sa Facebook na
Sabi niya, bakit umalis pa kayo ng asawa mo sa Pinas? Eh, ano naman, stable naman kayo to. May sarili kayong bahay, may sasakyan, may business ka. And then, yun nga, nag-work from home ako. Nag-work ako as full-time virtual assistant. Pero kasi gan, asawa ko, marami kaming gustong gawin sa buhay. Marami kaming gustong i-experience. We don't want to stuck our life in the Philippines na nandun lang kami. And parang okay na, satisfied na. Hindi eh, ang tao kasi ay normal na walang satisfaction. Masaya kami sa buhay namin sa Pilipinas ha, pero meron pa kaming hinahanap na parang ibang buhay na gusto naming ma-experience in our lives. Kasi hindi naman pwedeng lagi na lang kaming nandun sa aming comfort zone. So, we decided to try yung luck namin dito sa Australia. And thank God kasi talagang binigyan niya kami ng opportunity na makarating dito and ma-experience yung buhay dito. Yung trabaho sa Pilipinas na meron kami, oo, maganda siya, stable siya. My husband is working do sa company for almost 12 years na. And then, I experienced to work in the corporate world for a decade, for 10 years. Before ako nag-jump into my own business, naging virtual assistant on the side. Kasi yun nga, diba? Kung ako lang, dun sa trabaho ko naman dati, nasa magandang company din naman yun. Regular na ako dun eh. Stable na rin ako dun. I'm working there for magpa 5 years. 4 years na din. Tapos 3 years na din akong regular na empleyado nila. So, diba, bakit pa ako umalis doon? Tapos nag-negosyo ako na hindi naman din naging okay yung lahat ng negosyo na pinasok ko. Yun nga, hindi ka kasi dapat lagi nag-i-stay sa comfort zone mo. Kung meron namang pwede ka pang itry, pwede nga experience, pwede kang mag-explore. Kasi nung time na yon ay ilang taon lang ba ako noon? 31, 32, nung nag-start ako. Sabi ko kasi noon, gusto ko pagdating ko ng age 30, pataas, magne-negosyo ako. And goal ko talaga yun sa sarili ko. So, yun yung ginol ko. Tinupad ko talaga para sa sarili ko. Pinagsikapan ko yun. And yung husband ko, meron din siyang personal goal niya na gusto niya pagdating niya ng ganitong age, makapag-level up siya ng kanyang profession. And yun yung ginagawa niya ngayon dito sa Australia. Nagle-level up siya ng kanyang career. Yun nga lang, pagdating talaga namin dito guys, ay back to zero kami. We need to start from the scratch. Pero okay lang kasi as long as magkasama kaming mag-asawa, alam namin na kakayanin namin. And of course, God as the center of our relationship. Alam namin na walang imposible. Humawag yung boss ko kanina, tapos biglang nagpa-set up ng table for the reshoot of our Beauty High Tea. So, ito yung aking ginawang setup. Yan. Kasi for this month, yung team ng aming resto ay Bluey Dog Shop. Ayan. Actually, hindi ko rin siya kilala. May mga ikakabit pa ako doon na yung nalaglag. Tapos may ilan pa akong kailangang i-finish dito. Pakita ko sa inyo yung buong setup. Tapos, meron pa akong ilalagay dito sa gitna. Tapos, ito, popping pearls and yung butterfly tea. Hindi siya yung butterfly talaga. Ano yun? Parang flower na ginawang tsaka. Tapos, dito lalagyan ko ng soda water. Ayun na. Naka-ready na. And ice. Tapos, dito lalagyan niya ng dry ice and hot water. Tapos, meron niyang umuusok-usok mamaya. Ayan. Croissants, scone,
may artificial, ano ba lang, candlelight, pero hindi siya totoong candle. So, ito yung buong shop namin pala. Ito ako nag-work, pero part-time lang. So, ito si Bluey. Ayan. Ayan, medyo maingay lang guys ha, baka hindi yung masyadong naririnig. Kasi, itong tapat ng shop namin ay food court. Tapos, ito yung aming flower shop. Ayan din. Ano siya? Flower market and tea house. Sa totoo lang, buong buhay ko, ngayon lang ako nakapagtapon ng ganyang kadaming basura. Ganito kahirap kumita ng dolyares. Kala nung iba, ang dali-dali ng buhay ko dito sa Australia. Kala nila, ang dami-dami kong pera. Pero yan, oh, tingnan nyo. Pagkagaling ko sa trabaho, kailangan ko pa magtapon ng basura. Basura galing ko sa trabaho. Kapagod.